Hello De. Ako po, Hello, kuya. Oh, sige, sayo. Ay, ano lang kuya, share ko lang yan ulit yung naga, ginamot mo ako no nag-crusada ka dito. Mayroon akong ano doon, may nag-testimony ako doon ng video na share ko sa wall mo, pero siguro hindi yun nakita ng nandito ngayon. Share ko lang. Nung nagkasakit ako ng ano doon sa meron akong discharges na mabaho since I think January yon, tapos tiniis ko lang yon kasi very ano siya, very private, tapos nakakahiya, hindi ko alam kung bakit nagkaganon, tapos tiniis ko talaga yon. Tapos nung nagpumunta ka dito kuya Nars, bago ka dumating dito, nagtanong ka sa akin kasi meron akong pinagamot sa iyo. Sabi ko, masakit yung chan ko sa tagiliran. Tapos sabi mo, di, baka may iba ka pang nararamdamang sakit na hindi mo lang alam. I-extend mo yung kalamansi ng 13 days. Yata yun, Kuya Nars, na sinabi mo. Kasi baka meron pa akong sakit na hindi ko lang alam. Pero alam ko, Kuya, meron talaga akong karamdaman pero hindi ko masabi sa iyo kasi nahiya ako. So, nung nag-prosada ka, umaten kami ng family ko, tapos nagpagamot din ako. Ay, sabi ko sa iyo doon na wala na ako ipapagamot kasi ginamot mo na ako. Pero hindi pa ako tapos doon sa 13 days. Tapos, pumunta ako doon ng OB bago ka nag-prosada. Tapos sabi ng OB na, ng OB gynecologist ko na, ano daw, itetest niya ako tuwing lalabas yung discharges na mabaho. Kaso hindi ako nakakapunta doon. Tapos sabi niya, ganito na lang gawin mo. Mag-take lang daw ako ng antibiotics na good for 7 days. Pero hindi ko yun nagawa muna, kuya, kasi sabi ko sarili ko, ginamot ako ni Kuya Nars. Gagamutin ako at gagaling ako ayon sa paniniwala ko. So, nung nagkrusada ka, kulang lang ako ng 3 araw nun para makomplete ko yung 13 days na kalamansi. So, after nagkrusada, kuya, kinakabahan ako kasi meron yung mabaho prior nun. Tapos, nung natapos yung 13 days, kuya, nawala yung mabaho, kuya. Supurihin ang Diyos. Kasi hindi yung nagbiro, sabihin may problema yung sa internal na part ng ano mo, katawan. Na gumaling ako, kuya, tapos alam mo, kuya, di ba may nireseta yung doktor at nabili ko na yun. Sabi ko, kahit gumaling na ako, ititake ko lang yun dahil compliance yun kasi baka tatanungin ako ng doktor. Pero tinake ko yun, kuya, pero alam ko, kuya, na gumaling ako bago pa ako nakain ng gamot. Basta kung alam nyo ang ano, kailangan, gawin nyo lang. Wala namang masama doon. Pero gumaling ako noon, kuya, mga 4 days na siguro dumaan, kuya, ay 5 days bago ako uminom ng antibiotics. Pero prior nang gumaling na ako, kuya, at hanggang ngayon, kuya, wala na akong naramdaman na ganun. Kaya salamat talaga kay Jesus Christ at sa iyo, kuya, kasi parati ako may mga milagro na nararanasan. Kahit ngayon hindi ako takot, nakapangalawang MRI na ako. Kahapon nag-MRI ako kasi mayroon naman akong nararamdaman na hindi maganda sa paa ko, na sumasakit pa rin hanggang ngayon. Anong nangyari sa paa mo? Kuya, sabi ng technician, bago kami nag-MRI with contrast sa paa ko, sabi ko sa kanya, sabihin mo sa akin, sir, kung may makikita kang tumor. So after nun, sabi niya, ma'am, wala man akong makitang tumor kasi magliliwanag yun sa MRI. Wala man akong nakikita nagliliwanag, walang tumor. Hintayin na lang natin yung official reading ng doktor ko. Sige, sir. So pasalamat ang kuya kasi okay yung MRI din na sa spine. Pero pag ano man, misis mo na lang ako kung ano mang maging final na. Oo, kuya, misis niya. Kita, kuya. Salamat, Kuya Nars. Okay, maraming salamat din sa share mo. Sige, maraming salamat.